Kung sa lalim at lalim lang naman ang relationship ang pag-uusapan eh, malalim talaga. There's so much they hope. It's not every day that you get to work and be with someone who accepts you for who you really are. So parang meron kaming ganong relationship ni Alden na tanggap namin yung isa't isa. Na yung flaws, imperfections namin, tanggap namin yun. And since araw-araw kami nagkakatrabaho, ang hirap kapag hindi mo tanggap yung ugali no, kasama mo palagi. So yun, feeling ko that's one of the most important things. Kung sa lalim at lalim lang naman ang relationship ang pag-uusapan eh, malalim talaga. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. Siguro, sapat na po itong video na to, mga kaaldab, para lang masabi, para lang po may paliwanag po sa inyo. Yung talagang kaganapan po, nasa dalawa nyo lang po makikita. Sa dalawa lang po talaga ninyo mararanasan. Sa mga taong hindi po tanggap yung mga ina-update natin na sinasabing nabubuhay po tayo sa nakaraan, eh alanganin ipakita namin ang 2022. Alam nyo naman po na pinagdidiinan at gusto pong mawala ng management ng Aldab. Kaya nga po napakaraming memo eh. Di po ba? Bakit hindi po nila kasi tanungin isa-isa yung mga taong mas nakakaalam, mas talagang masasabi natin. Ito yung panahon na to na galing po. Nakikita nyo po yung interview ni Mengay. Maraming mga bagay-bagay na kakaiba sa interview ni Ogie Diaz. Pero gaya nga po ng sinabi ko, mga kaaldab, mahirap po magsalita, mahirap magkomento. Pero dito pa lang sa mga video na pinapakita ko, talagang panalo na po ako kanina kay Jose, tapos dito mga kaaldab. Simple lang naman po yung paliwanag dyan. Simple lang naman po ang gusto kong iparating sa mga bulag at bingi sa katotohanan. Kahit anong itawag nyo sa amin, delulo, kulto, eh tanggap naman po namin yan eh. Kumbaga, normal lang po yan. Siyempre yung iba nasasaktan, yung iba nagmo-move on na, tumatahimik, nagre-react, normal lang po yun. Kahit ano po yung sabihin nila, sa bandang huli, magiging, kumbaga, babalik at babalik lang yan eh. Kasi normal lang naman po na masaktan. Di po ba? Normal lang naman po na may mga ganitong lumabas. Pero darating din po yung point, magsasalita si na Alden at si Mengay, eh, malalaman din po natin lahat-lahat. Di po ba? Kung papaano, kung bakit. Yan ang sinasabi natin, mga kaaldab, na showbiz. Yung relasyon po talaga nila Mengay at Isoy, malalim po talaga. Sila na po may sabi niya na sa bibig na po ni Alden lumabas yan na sinang-oyo na naman po ni Main Paul Gerson sa kabilang side. Di po ba? Sa mga taong ayaw pong maniwala, sa mga taong binabas po tayo, sa mga taong nagsasabing kumbaga matagal na yan, kumbaga para lang daw po sa kapakanan ng network yan, para lang daw po yan sa kumbaga lalong maraming nanood, eh dapat ginawa na po ito ngayon ng 8 Bulaga. Dapat binalik nila yung Aldab. Kung, ha? Ito, common sense na lang po sa mga hindi nakakagets. Kung publicity lang po yung gusto nila, pamparami lang po ng views, pamparami lang ng mga advertiser, eh malakas pa yung Aldab eh. Di po ba? Bakit hindi po nila ibalik? Kung love team lang. Bakit takot po sila na iparamdam ang Aldab? Ibig sabihin, mga Aldab, pwede na po sila mag-love team uli. Pwede na pong balik yung Aldab kasi may relasyon naman si Congressman Spotted daw kuno eh. At si Mengay eh. Pero bakit po takot sila? Di po ba? Kung sa tingin nila nag-click lang po yung 8 Bulaga dahil sa Aldab, eh bakit ayaw po nilang ibalik? Bakit ayaw po nilang kumbaga malaman yung katotohanan? Sa mga taong hindi pa rin po nagegets yung pinupunto natin, sa mga taong madalas mag-react, halata naman po na hindi po kayo totally o baguhan lang po kayo pagdating sa Aldab. Kasi napakaraming tao ang nakakaalam, napakaraming mga artista ang mas nakakaalam. Kung titignan nyo po, may nagsalita po ba na kaibigang matalik ni Main Paul Gerson
patungkol po kay Congressman Espated. Doon kay Alden marami. At bakit po naandun sa kasal ang malalapit, ha? Real talk to, ang malalapit kay Richard Polkerson at Maine Polkerson, kung sinasabi niyong teleserye lang po yung kasalang naganap. At bakit naandun po yung pamilya Mendoza at pamilya Polkerson? Hindi naman po yun ang part ng kalye serye, di po ba? Ang kalye serye wala ron. Pero syempre mga kalda, wala po tayo sa posisyon para ipilit yan. Wala po tayo sa posisyon para sabihin per sign po sila. Ang punto ko lang dito mga kalda, hindi man po natin sila mabigyan ng ano, talagang hindi natin sila mapilit, at least mapapaisip sila. At least sa mga binibitiwan nating update, magtatanong-tanong din po sila. Hindi po ba? Ito yung sinasabi ko na hindi man po natin sila mapaniwala, at least mapapaisip sila. Mapapatingin sila, parang may itong pinaglalaban ng ALDA, parang may katotohanan naman. Kasi bukod sa mga ebidensya na pinapakita nila, normal lang na questionin mo. Normal lang na dapat tinanong kay Mengay, na dapat sinabi niya, kasi kayo naman nagpaasa eh, di po ba, bakit hindi niya tanungin lahat-lahat ang mga taong magsasabing walang relasyon sila Mengay at Tisoy, di po ba? Doon na lang kay ano, kay Henyo Master Joey De Leon eh, di po ba? Lahat ng mga sinabi niya, lahat yung katotohanan, although hindi siya direct to the point, pero yung mga tinitumbok niya talagang ebidensya at resibo yun, di po ba? Sabi nga niya eh, dinadaan ko lang kayo sa mga ganyang biro, pero totoo yun, po ba? O common sense na lang po sa mga sinasabi, sa mga ayaw pong maniwala, eh nire-respeto ko po kayo, kasi unang-una si Henyo Master Joey De Leon, palabiro yan, di po ba? Alam naman po natin yan, pero may mga bagay-bagay daw na seryoso siya, at yung seryoso niya, akala mo biro, pero totoo yun. Yun po yung maganda ron. At eto pa po ha, sa dami po na ng mga naglalabasan, sa dami po ng mga ebidensya at resibo, pero bakit hindi po ito na itatanong? Bakit wala pong nagtatanong? Sa interview po nga po ni Mengay kay Ogi, ang dami po kasing lapses, hindi siya 101% detalyado. Siguro may part yan mga kaaldab, na kung magsasalita si Mengay, ipi-play nila yung video na yun sa una, umpisa pa lang, na ganito yung gagawin. Ito edited lang po ito, wag ko kayong ano, scripted lang po yung interview namin, kumbaga maraming sigurado masasaktan, etc. Di po ba? Kaya nga po ako natatawa na lang eh. Tapos ito yung post ha, dito makikita mo yung post ng GMA sa kanilang website, literal na ginagamit po ni ng GMA website sina Mengay at Tisoy. Ibalik daw po yung mga masasayang nakaraan, yung post nila, tapos sila Mengay at Tisoy yung topic. Di po ba? Pero siyempre mga kaaldab, sasabihin na naman lang, oo, para lang tangkilikin. Alam niyo yung mga website at yung mga ibang vlogger, ginagamit lang po talaga yung aldab, pansarili lang po nilang interes. Ginagamit lang po para makakuha ng simpatya ng mga netizen, makakuha ng simpatya ng mga masasabing ganito ganyan. Di po ba? Tignan niyo po kung saan kung kailan nagsimula, kung bakit ba ngayon lang sila nag-react, kasing aldab po talaga pinapakinabangan po nila. Real talk mga kaaldab, marami pong nakikinabang sa aldab, mga advertiser, TV commercial, website, at yung ibang mga vlogger po na nagsasalita. Di po ba na aldab sila, sa bandang huli bumaliktad, di po ba? Yun sinasabi natin mga kaaldab. Pero syempre may kanya-kanya tayong opinion at reaksyon. Hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Tutuklap pa po kayo para sa pinaka-latest po natin.